Okay, ayan mga boss, meron na naman tayo ditong dayo. Taga Lucena City ito mga boss. Magpapagawa ito ng Barako 2 2023 model. Ayan, marami tayong gagawin dito mga boss. So, take time na makapanood kayo ng video na ito para masundan nyo. At ayan, unang ginawa natin dito mga boss, pinalta natin ang engine, sprocket, set, kasama yung rear. Gawa ng kakabitan daw to ng sidecar, tapos nagpalit tayo ng 14 teeth na engine sprocket. So yun, match na yan kapag ka mayroong sidecar. Kasi ang original talaga niya 1533, so yung kanyang free ay 44, nagpabili lang tayo ng 14 teeth. So dito naman i-adjust natin yung kanyang compression release at medyo hard start daw ito mga boss. So lahat ng mga Barako 2 na 2023 model, ina-adjust na natin yan gawa ng medyo mahirap ng paanda rin. So ito, napalitan na natin ang sprocket set. At habang hinihigpitan na nitong kasama ko yung rear axle, gagawin naman natin mag-tune up tayo, valve clearance. So kapag ka na ay valve clearance natin to mga boss, na i-adjust na yung carburetor, ay babalik na to sa magandang performance. Kasi lahat ng inilabas mga boss, dapat yan itono. Dapat ginagalaw yung carburetor niya para maganda yung minor, hindi papatay-patay at hindi mahirap pa andarin kapag sa umaga. Ayan, dito sa compression release mga boss, kanyang-kanyang diskarte. Hindi natin masabi kung anong sukat kasi maraming nagtatanong kung anong sukat. Depende yan nga sa mga boss dun sa spring na nasa camshaft dun sa loob. Kapag kamalutad na yun, hindi pwedeng sabihin na yun yung sukat. Kaya wala tayong sinusunod na sukat, depende yan dun sa tigas ng spring. At ayun, tapos na. At tinakipan na natin. Kasunod naman, yung banjo bolt, bubutasan na natin para lumaki 1/8 na talim ng barina ang gagamitin. And ayan, ito na mga boss, nabutasan na natin 1/8, malaki na yung butas nyan para mabilis yung oil flow, malakas yung oil flow doon sa cylinder head. So yun lang, banjo bolt na yun ang binubutasan natin, wala nang iba pa. At kasunod naman ito mga boss, tatanggalin na yung kanyang carburetor. Yung carburetor, i-adjust natin na 3.5 yung air screw mga boss, 3.5 yung adjust. Tapos check na rin natin, lilinisin na rin natin yung kanyang carburetor. Pagkatapos noon, ang gagawin natin mga boss, yung kanyang tail light. May concern si bossing yung may-ari, merong tubig sa loob yung tail light niya. So paano nga ba magpalit ng tail light mga boss, yung stop light? Papalitan natin, ipapakita ko sa inyo. Tapos ang pinakamaganda nito mga boss, dapat makalas nyo na yung mga tail light ng inyong mga Barako. Barako 2, Barako 3, kailangan nyo kalasin. Kasi kapag kakinalawang, mahirap ng kalasin. At yun, habang tinatanggal ni Pogi ang carburetor nito, tatanggalin ko na rin yung tail light. So nakita natin mga boss, mahigpit na, or sinabi na nung may-ari, trinay na nilang kalasin yung tail light, hindi raw nila makalas. So ako naman, trinay ko rin. So natanggal natin yung isang mga boss, natanggal natin yung isang tornilyo. Ayan o, papakita ko sa inyo yung tornilyo, kalawangin na, meron ng corrosion. So ang payo ko sa inyo mga boss, kung mga bago yung Barako nyo, bago pa ano, kalasin nyo na, tapos lagyan nyo ng lubricant or grasa para hindi mahirap kalasin kapag ka napundihan kayo ng bombilya sa stoplight. At tulad nitong unit na to mga boss, yun nga, itrinay na nilang tanggalin yung bolt ng stoplight. So sumusunod lang yung kanyang nut. Ibig sabihin, na-amount kasi yan doon sa plastic. Kapag kakinalawang, pinihit nyo ng pwersahan, iikot lang yon pero hindi nyo makakalas. So gagamitan natin to ng mahiwagang technique. Ayan, meron tayong mga kakaibang tools dyan na ginagamit kapag ka hindi natin makalas yung stoplight na yan mga boss. Kasi halos lahat ng nakalas natin, merong mga kinalawang. So kapag ka kinalawang na tapos hindi makalas, ganito lang yung ginagawa natin. Gawang sabi ko nga doon sa may-ari mga boss, no choice tayo kasi kailangan nating makalas dito yan sa shop kasi hindi na nga nila makalas. So gagawa natin ng paraan kasi yun nga, problema na yon, hindi na nakalas, umikot na, kahit anong pihit, walang nangyayari. Kaya yon, ang gagawin natin, iaayos natin yan. Tapos papakita ko sa inyo kung paano natin natanggal.
Yan, basta yun, ang payo ko sa inyo, kung mga bago pa nga yung barako to, barako train ninyo, ay kalasin nyo na yung sa tail light, yung tornilyo, yung mounting niya mga boss, para hindi kayo mapagaya sa case nito na hindi na makalas. Kasi medyo mahirap din ang pagkalas nito pag wala kayong mga gamit. At yun, yun lang yung kalimitan, halos lahat na, yung mga bagong labas talaga. Kapag nabasa kasi yan, yung tornilyo niyan, kinakalawang, nagkakaroon ng corrosion hanggang sa hindi nyo na makalas. Eh pag dumating yung panahon na napundi nga, tapos magpapalit kayo, hindi nyo na makakalas yan. Kaya yun, ganito yung ginagawa natin. Sundan nyo na lang mga boss kung ganito na rin yung problema ng mga motor ninyo na bagong labas. At gawa ng yung mga ganyang problema mga boss ay medyo kumakain din ng oras, medyo matagal ang pagtanggal niyan. Matanggal lang natin, kailangan natin paglaanan ng oras at pasensya. Gawa ng mababasag yan kapag pinersan ninyo. At yun, kung hindi naman abilisan talagang yan, ganyan ang mangyayari mga boss. So ayan, malapit na. So inuuga-uga na lang yan kapag medyo lumog na. Kasi pagkayan ay pinersa nyo nga, natitipak. Medyo malutong din yung plastic niyan mga boss. Ayan o, natanggal na natin. Kita nyo naman, medyo malayo lang pero kita. So, ayun. Natanggal na natin yung taillight. So, ipapakita ko sa inyo bakit siya ganun. Parang hindi makalas. So, yun ang nagiging problema talaga. Halos lahat, 2022, 2023 model. Basta ganyan yung taillight niya mga boss, binago na. Ay, i-check nyo na. Kalasin nyo na, madali lang naman, dalawang tornilyo doon sa upuan, tapos siya makikita nyo na yung kanyang taillight, yung pinakang tornilyo. So, ayun, natanggal na nga natin, tapos ito yung tornilyo niya. Oh. Yan, gulpi ang kalawang. So, hindi na makalas. Yung kanyang nut, meron kasing nut yan doon sa stoplight. Yun ang sumusunod, kaya hindi natin makalas. Ayan, oh. Yun, naiwan na. Tapos yun ay naka-mount dyan, naka-takayan dyan. Tapos ang problema nga nito, ayan, pundi yung bumbilya, tapos may tubig pa sa loob. Kaya, kailangan talagang baklasin. So, sa pagpapalit ng stoplight bulb mga boss, yun lang, mabilis lang yan kapag pagka alam nyo yung diskarte. So, ayun mga boss, tatanggalin pa yung nut na naiwan. At yun, kapag natanggal natin na buo, hindi natin nabasag yung stoplight assembly, yan, maibalik natin yan sa dati. Ganun lang yung ating diskarte mga boss. Yan nga yung isa pang problema doon sa stoplight, napupuno siya ng tubig, nagkakameron siya ng tubig doon sa loob, wala kasing drain yung design yan. Hindi katulad doon sa mga B1 at B2 na mga unang modelo. Merong awang pero yan mga boss walang drain, kaya kapag ka nagpawis naiipon doon sa loob or kaya nagkarwas kayo tapos nagkaroon ng moist, naiipon yon, kaya yan ay dumadami yung tubig doon sa loob ng stoplight. Kaya ang gagawin lang dyan mga boss, lilinisin lang. And yun, habang pinapatuyo yung tubig ng stoplight, carburetor naman ang gagawin natin. So sa carburetor, pare-pares lang naman yan. 3.5 yung ginagawa natin para madaling paandarin. And then, halos lahat naman ang mga ini-adjust natin ng 3.5. Basta maganda yung gasolina, ay ayos yan. One click yan sa umaga. Tapos yung spark plug, i-check nyo na rin para kondisyon si barako to ninyo. Kasi yun, meron minsan na ginawa na natin naka 3.5 na siya, tapos maganda na yung pagkaka-adjust pero mahirap pa rin daw paandarin. Yun kasi minsan kapag ang sali natin ng gasolina ay yung mataas ang content ng ethanol, ay mahirap talaga yan kapag malamig pa rin. Kahit sabihin natin na i-adjust natin ng ayos, proper na yung pagkakagawa, pero yung gasolina nyo ang may problema, ay kailangan nyo magpalit ng gasolinahan. Kapag kagayon ng problema, basta lumipat na lang kayo kapag nakaramdam kayo na nag-apupusngat na yung barako ninyo sa umaga. Pero sa ibang motor yon, walang problema mga boss, kay barako lang. At yun, okay na nga yung carburetor. Ibalik naman natin doon sa stoplight na hindi natin nagawa kanina. So, ayan. Nakikita nyo naman, natanggal na natin yung nut. Kasi yung nakabaon doon sa loob ng stoplight. Ang problema,
kapag kinalawa nga tapos inikot natin ang pwersahan, iikot lang yan, hindi na yan makakalas. Kaya yun, yun ang ginawa natin pagbunod kanina, ginamitan natin ang mahiwagan technique natin. Gayahin nyo na lang kung meron kayong mga gamit na ganon. Pero ito mga boss, isasauli na natin yung nabunot na nut. Ayun, kasunod dito mga boss, putulan natin yung collar para hindi na dawig-dawig or mapalag, maalog yung stoplight assembly natin. Pinuputulan niya ng isang talim lang gahari mga boss ang kapal. Parehas, dalawang collar yan mga boss. Ayan, ganun lang yung ginagawa natin para mawala yung vibration ng stoplight. Kasi yan ay kalog ng kalog yan, lalo pag malubak yung daan ay kalog ng kalog yan. Gawa ng medyo mahaba yung collar, kaya pinuputulan natin para paghigpit natin ng nung kanyang tornilyo, hindi napapalag yung stoplight. Yan dyan, naputulan yung isa. Ito naman, pangalawa. Puputulin din natin, parehas lang. Isang talim na nagahari yung kanyang kapal ng pagkakaputol, tapos okay na yan. And ayun, ito na yung resulta ng pagkakaputol. Maliit na yung kanyang, basta meron pa rin alog yan, pero hindi na yun yung pakalog-kalog na sobrang lakas ng alog. Kaya nga may damper yan para hindi naman mapwersa yung bumbilya kapag ka nalulubak. So ayun, kinakabit na yung upuan, tapos okay na yan. Nasaan po ito? And ayun, testing ang time naman. And then mga bossing, tapos na yung mga pinapagawa ni boss dun sa kanyang Barako 2 2023 model at nagagayak na sila pauwi uli papunta sa Lucena. So ayun mga boss, salamat sa pagdayo din eh. Yung pagi, ayos lang pa. Ang laki pala ng bahas. Laki ng bahas. Kaya nga, sabi nga nga, papalitan daw naman ng insurance. Thank you.